Yun na mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta? Kumusta po kayo? Sa araw na ito mga idol ay bigyan natin ng reaction video itong ginawa ni Papa Dins kay Bung. Ano po? Kaya nga ho yung thumbnail natin, Papa Dins, bakit ginawa mo ito kay Bung? Alam niyo po mga idol, sobrang napakaganda niyan pong ginawa ni Papa Dins para kay Bo. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, papindot naman ng subscribe button at bell button para kay Kabusiness, Kabusiness Family, and of course, para naman po kay Papa Dins para at least updated kayo sa ating pong mga reaction video. Okay. So welcome back mga idol, patuloy po tayo. Tulad nga po ng sinasabi ko, nagulat, ako mismo ay nagulat din doon sa ginawa ni Papa Dins. Ito po yung video na kung saan ay parang inikot niya si Bong, itinor niya si Bong doon sa isang lugar ano po na mayroon silang mga ipinakita niya yung dapat bilhin, mga gamit sa bahay ano po. And then along the way habang tinutor niya ay kinakausap niya si Bong kung ano ang kanyang mga pangarap. Alam niyo po napakaganda po itong ginawa ni Papa Dins kasi ito po talaga ay ginagawang sa isang ano po ito, isang topic po ito ng mga taong pumapasok sa pangnegosyuhan. At tayo po, bilang dating networker, ay nagkaroon po ng experience niyan. Ang tawag po namin dun ay parang dream building kung saan ang inyong mga pangarap isinusulat pa namin sa isang dream board kung tawagin. So dyan po isinusulat, lahat ng mga naisin mo and then lagi mong nakikita sa umaga para at least kahit papano ay nai-inspired ka. So yun ang tinatawag na dream board. Pero dito kay Papa D, ginawa ni Papa Dins, hindi po siya dream board kundi actual na itinor niya si Bong para mabuhay ang kanyang pangarap. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Alam naman natin na ang nangyari kay Bong ay isang depression. At kailangan dito upang manumbalik ang kanyang sigla ay ibalik ang kanyang mga pangarap. Ibalik ang init ng kanyang mga pangarap kasabay po sa pagtulak upang ma-realize ang kanyang mga inspirasyon sa buhay. So, ganun po ang ano, ganun po kasimple ang mga bagay na yan. Pero, natuwa ako sa ginawa ni Papa Dins. Una, pumunta sila sa isang higaan. Di po ba, pinano ni Papa Dins na ito yung mga higaan. Tinanong pa nga ni Papa Dins no, kung magpapamilya ka. So, pamamaraan yan na talagang actual. Ano na ipinapakita ni Papa Dins na ito ang posibleng mangyari kung may pamilya ka na, kung may mga anak ka. At alam ko na nakatulong yan para ma-boost ang moral ni Bong at mabuhay ang kanyang mga pangarap. Sa sitwasyon ngayon kay Bong, masasabi nating hindi pa siya gaanong stable. Ang pinakamaganda lang doon kasi may aral siyang napulot. Aral na talagang napulot niya doon sa panahon na nakulong siya ng 3 araw. So, iyan ang pinakamaganda at pinakamabisang ginawa nila Kabusiness. Na talagang, kumbaga, sabi nga ng ilan, spoiled si Bong. Pero ako para sa akin, hindi siya spoiled. Kasi ipinalasap kay Bong ang isang experience siya para maunawaan niya na kung nagkakamali ka ay mayroon kang karapatan na kaparusahang haharapin kaakibat ng maling ginawa mo. So ito po ay nagbukas sa kamalayan at kaisipan ni Bong. Pero sa ngayon po, na nandyan niya, submissive na siya kay Mr. Kabusiness, nandyan na po siya sa bahay nila Kabusiness, maaaring masabi natin na hindi pa siya ganong stable. Kasi maaaring maganda ang kanyang kaisipan dahil nababakuran siya, namamalayan siya, nagagwardyahan siya. Tandaan ho natin, maganda po ang pag-iisip ni Bong sa oras na hindi siya nakakainom, hindi po siya nakakatikim ng anumang mga pinagbabawal, di po ba? Direkta ang kanyang kaisipan. So, iyan po ang kailangan mabantayan. Now, balik tayo dun sa pangarap ni Bong. So, alam natin na ang rason ay isang depression. Dahil sa nawalan siya ng inspirasyon sa buhay, nawalan siya ng gana, parang ang baba ng moral ng kanyang ang baba ng tingin niya sa sarili, napaka-lumoral ni Bong ng mga time. Kaya gusto niyang durugin ang kanyang sarili. At itong binanggawa ni Papa Dins ay sobrang saludo ako. Sobrang saludo ako. Kapartiyan ng pagde-develop ng pangarap ni Bong upang manumbalik
ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Pero tulad nga ng dati, kailangan natin, sabi pa nga, kailangan natin talagang ipagdasal si Bong kasi hindi yan basta-basta. Hindi stable pa sa ngayon, sa kasalukuyan si Bong. Hindi masasabi mong ganyan, hindi pa siya gaanong stable. Kasi kailangan niyang mahabang proseso. Tandaan ho natin mga idol na marami pong mga substance sa kanyang otak. Ang kailangan po ay matanggal upang totally masabi natin na siya ay nasa ayos na. At dapat nga po ay ipasok siya doon sa rehabilitation. Pero dahil nga sa ayaw din niya, sabi niya last chance, so this time ang naging rehabilitation center ni Bong ay ang Ka-Business House. So, napakaganda nito. Added din sa kanya, karagdagan din sa ganitong klaseng proseso ng pagbabago ni Bong ay yung ipinapakitang magandang relasyon ng mga kagwang, no? Magandang relasyon ng mga kagwang. Kasi ang importante lang naman kay Bong ay makita niya na pinapahalagahan siya yung parang sabihin na natin, parang gusto ni Bong na ini-spoil siya, parang gusto ni Bong na parang may binibigyan siya ng atensyon. Of course, yes, kasi si Bong po ay matagal na panahon na hindi nakatikim ng atensyon ng kanyang mga magulang at alam niya na this time talagang kinakapanabikan niya yon, yung bagay na yan na makuha niya yung atensyon ng mga taong itinuturing niyang kapamilya. Kaya ho, ganun. Pero kung titingnan natin, sabihin natin, spoil niya ba si Bong ng Ka-Business? Hindi po spoil si Bong kasi kung spoil siya, hindi na siya ilalagay doon sa kulungan. Di po ba? Talagang, kumbaga, kaakibat ng proseso ng pagbabago ni Bong ay kailangan din niyang maranasan ang mga bagay na makakapagbigay sa kanya ng, kumbaga, malawak na pangunawa, malawak na pagbubukas ng kaisipan na lalong maintindihan niya na ang isang pagkakamali ay may kaakibat na kaparusahan. So this time, ayun. Sana pa, ang suggestion ko sana sa mga ganitong klaseng ori ng vlog ay ipagpatuloy ni Papa Dince, no? Kung sakali man. Kasi napakaganda po nito. Napakaganda po nitong proseso. And added that is siguro, pwede rin makapag-advise si Budang ano po sa kay Ka-Business kung ano yung mga nararapat gawin para kay Bong. Why? Kasi alam ni Budang, kilala ni Budang, alam niya ang behavior ni ni Bong. No, so therefore, pwede silang makakuha ng idea kung ano ang nararapat gawin para kay Bong doon sa proseso na pinagdadaanan niya patungo sa pagbabago. Pero syempre, above all mga idol, ang dasal ang pinaka-epektibong pamamaraan na ipagdasal natin ang pagbabago ni Kuya Bong. Pare-parehas natin mahal si Kuya Bong, no? Pare-parehas natin nakita kung paano natin kamahal si Kuya Bong. Pero magpaganon pa man, tulad ng sinasabi ko, dahil sa hindi pa siya stable, kailangan pa natin ay isang pangunawa. Malayo pa ang lalakbayin niya patungo sa pagbabago. Isa pang pangunawa, isang kumbaga ipagpaparamdam sa mga vlog niya na makikita niya na uy, maraming nagmamahal sa kanya. And nakikita ko doon is kung paano siya yung binibigyan ng karapatan na makapag-vlog. Ano po, sa tuwing umahawak siya ng camera, nakikita niyo po ba na sobrang excited siya, nakangiti siya lagi, na sobrang tuwa niya. Isa din po yun sa makakatulong para sa kanyang pagbabago, pag-develop ng kanyang sarili patungo sa pagbabago. And hopefully, sana, no, dumating ang takdang oras at panahon na talagang makatagpo na siya ng totoo pag magmamahal sa kanya, yung hindi na siya sasaktan. Kasi sa totoo lang, ang isang susi po para kay Bong ay makahanap siya ng taong magmamahal sa kanya, yayakap sa kanyang nakaraan, and at the same time, ay mamahalin siya ng totoo. Yun lang po yung talagang makakapag-boss ng pagbabago ni Bong. Pero sa ngayon, nakikita natin, masasabi kong congratulations, talagang tunay na nagpuporsige din si Kuya Bong para sa pagbabago. Marahil, maraming aral din sa kanya. Ang nangyari sa kanya, nung siya po ay nakulong, malaking aral din po sa kanya.
at nagkaroon siya ng panahon ng makapagnilay-nilay na at least kahit papano ang tunay niyang kakampi at ang totoong nagmamahal sa kanya. It is only the business family. Ako po si Taong Gila, mga idol. Comment down below dito po sa reaction video nito. At kaparte po kayo sa ating pong mga reaction. Maraming maraming salamat po sa inyong palaging pagsuporta sa isang Taong Gila. Kahit man lang ilang araw tayong nawala sa ere dahil meron po tayong importanteng ginagawa. Kaya po naghahabol tayo ngayon sa reaction para kahit papano ay patuloy ko kayong masuplayan. Maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment at nagbibigay ng pagsuporta sa atin. And of course, siyempre mga idol, pakisuportahan po Kabusiness Family, Papa Dins and Kabusiness Official, ang ating pong mga kagawang. Unahin na natin kagawang Bong, Boogie, Borno, Bay, Intoy, Buknoy. Isama na po natin yan. Siyempre, ang ating pong nag-iisang damo at ang ating pong mga kapwa reactors ng Kabusiness. Pakisuportahan din po sila. Magkaiba man po ang aming mga pananaw at ideya, pero maaring sabihin ko sa inyo, wala pong mali sa mga sinasabi natin. Sa sinasabi namin, bakit? It is part po yan ng aming pagiging reaktor. Ang reaksyon naman po ay saluubin at damdamin ng bawat isa sa amin. Okay. Doon po sa mga taong minsan ay nag-question sa ating pong pamamaraan ng pag-re-reaksyon ay ito po talaga tayo. Ang ating pong pamamaraan ay gusto nating mapayapa at may diplomasya. Dahil naniniwala ko ng sakit ng kalingkingan ay laging ramdam ng buong katawan. Lagi tayong magkaisa para sa ikabubuti at ikakaayos ng Kabusiness. God bless us all mga idol. Mapagpalang araw sa atin. So yung mga Kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga Kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.